Let's balance! Ignorance, ignorance, blind opportunity. Oh, isa na naman tong maganda at maganda-gandang opportunity. Alam ninyo, lagi ko na lang sinasabi, hindi kahirapan ang ibinibigay ng tax code. Actually, kayamanan, oportunidad, income, wealth. Patutunayan ko sa inyo ngayon. Oh, kasi dito, sa tax code, nagbigay siya ng bagong negosyo eh. Anong negosyo, sir? Ha? Cooperative Incentive Review Specialista. Wala pang ganyan. Walang eskwelahan. Walang universidad. Wala ring kolehiyo na nagtuturo kung paano i-review yung insentibo ng mga kooperatiba. Ngayon, delikado ang kooperatiba kasi sila ngayon yung focal o focus ng BIR na imbestigahan. Papatunayan ko sa inyo. Ito ho kasing librong itong ginawa ko. Nandito na ho yung Republic Act 10963. Yung pong train law. Ngayon, babasahin ko sa inyo yung oportunidad na ibinibigay nitong tax code. Section 5, letter B. Ito po ang nakasulat, ha? Provided that the Cooperative Development Authority shall submit to the BIR, a tax incentive report which shall include information on the income tax, value-added tax, and other tax incentives availed by cooperative registered and enjoying incentive under Republic Act number 6938 as amended. Oh! Almost, 50,000 ata o 200,000 na yung mga cooperative sa buong Pilipinas. Imaginein mo, ha? Ha? Ito, nahuhula lang ako kasi hindi ko naman totoo lang alam eh. 100,000 sa, for example, ang kooperatiba. Ha? Cooperatives sa buong Pilipinas. Marunong ba sila na reviewin? Oh, di ba? Review. I-review kung sila ba ay nagko-comply dun sa batas na nagbigay sa kanila ng identity. Yung sa batas na nagbigay sa kanila ng enjoyment, na ma-enjoy yung incentive sa taxation. Alam po ba ninyo kung yung mga kooperatiba ay nagbabiolate dun sa privilege or rules na nagbigay sa kanila ng incentive, masasubject sila sa value-added tax. Masasubject sila sa income tax and other types of taxes. Yun yung sinasabi. Sino magsusumbong? Cooperative Development Authority. Bakit? Pinagsasubmit siya sa BIR ng report. Oh, ano mangyayari? Eh, di re-reviewin ng BIR. Hindi naman niya pamumunas ng puwet. Hindi naman niya na tissue paper. Diba? Gagamitin yun para makakolekta ng buwis. So, delikado ngayon. Tanong, marunong ba yung mga kooperatiba na yung mag-review? Sagot, hindi naman lahat. Diba? Hindi lahat. Huwag ka maingay. Negosyo to eh. Negosyo. So, may oportunidad ngayon tayong mga accountants. Sir, hindi ako accountant eh. Pwede ba ako dyan? Pwede. Wala naman akong experience eh. Pwede kahit wala kang experience. Ako magiging mentor mo, tuturuan kita. Okay? Kapag blind mo yung mata mo, hindi mo makikita yung opportunity. Ang laki ng opportunity na binibigay nito. Meron ka ba ganito? Kumuha ka! Ituturo ko na sa'yo. O, kung gusto mong sumama sa akin, libre uli, walang bayad. Gagawin kitang cooperative
incentive review tax specialista. Wala kang babayaran. Pero ito ho kasi ay true, study now, pay ETM later. Yung training, pag kumita ka na, siyempre, kikita ka dyan eh, share ako sa'yo. Ang professional fee mo, katulad ng professional fee ko. Siyempre, pag nagsimula ka, sigurado maliit ang PF mo, hindi ka na makakilala eh. Wala kang brand. Kung sumama ka sa brand ko, yung brand ko gagamitin mo, yung professional fee ko gagamitin mo, so mas malaki yung kikitain mo. So ngayon, sir, paano ako sasali dyan? 65 na ako eh. Kahit senior citizen ka, hindi pinagbabawal ng batas na magnegosyo ka. Eh paano sir? Kagagraduate ko lang, wala akong alam. Basta marunong ka mag-Ingles, magbasa ng Ingles, at saka sumulat ng Ingles, pwede ka bossing! Ha? Yung pagsasalita ng Ingles, kahit na hindi ka marunong ganong magsalita ng Ingles, okay lang yan. Basta't marunong kang umintindi magbasa ng Ingles. Bakit, sir? Kasi ang tax code nakasulat sa Ingles. Now, kung gusto mong sumama, maging cooperative, ha, incentive review tax specialista, simple lang gagawin mo. Kasi kailangan kong malaman kung gaano kadami. I-comment mo sa ilalim, dito sa ilalim, yung pangalan mo, email address mo, mobile mo, at yung staff ko, tatawagan ka, ipi-PM ka, o i-email ka dun sa tamang date, venue, at saka time kailan tayo mag-meet. Pipirma ka ng kontrata bago tayo mag-meet. Okay. Pero, ito, kabiyat. Share tayo sa gastos. Share tayo sa gastos sa UP. Ha? Hindi ko professional fee yan. Share tayo sa gastos sa UP. Yung damit mo, identity mo yan eh. Share tayo doon. Yung gagamitin mong materials, magbabayad ka doon. At saka yung advertising, share tayo. Kasi sa buong Pilipinas yan, kailangan nating i-advertise. Parang, di ba yung mga malalaking nagpa-franchise? Ano, hindi naman sa kanilang pera yung ginagamit nila sa pagpa-franchise, eh, kundi yung mga franchisees, nagsesharing sila. O, kaya malaki yung pondo. At mas malaki yung magnitude or impact na gagawa nung sama-samang shares nung mga sa pag-a-advertise. So, kailan to, sir? Hindi ko masasabi kagad sa'yo. Why? Hindi ka pa nagko-comment eh. Mag-comment ka muna. Okay. Kita-kita tayo, ah.